Love the Lord. Trust the Lord. Let us now pray. Blessed be the name of the Lord, and blessed be the name of Jesus. Hallelujah. Shalom korama kurama shira rahura mahanda. Hallelujah. Hallelujah. Through the years you made it clear that the time of Christ was near.
Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Banal na Diyos at dakilang Ama, Diyos noon, ngayon, at magpakailanman na hindi nagbabago. Muli sa dakong ito kami nagkakatipon upang ikay purihin, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Lobin mo noon na kami muling samahan at patuloy na kami ituruan ng iyong magintong aral ng sagayon. Kami matutong lumakad sa iyong kabanalan at katwiran. Pagpalain niyo po at patuloy pagpalain ang dakong ito at ang tao na kakarating sa dakong ito. Ang may makaramdaman niyo pong pagalingin sa pangalan ni Jesus. At lahat ng kahilingang itataas ngayon niyo pong tugunin sa ngalan ni Jesus. Pagpalain niyo rin po ang mabuting balitang ating ihatid upang ito'y sa aming lahat ay magbigay buhay at kalakasan sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Purihin ang Diyos. Reading from the Gospel according to Luke chapter 10 verses 38 to 42. Nagpatuloy si Jesus at ang kanyang mga alagad sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Malugod siyang tinanggap ng isang babaeng nagngangalang Martha sa tahanan nito. Ang babaeng ito ay may isang kapatid na Maria ang pangalan. Naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang itinuturo. Alalang-alala si Martha sapagkat kulang ang kanyang katawan sa paghahanda. Kaya't lumapit siya kay Jesus at ang wika,
Panginoon, sabihin nga po ninyo sa kapatid kong tulungan naman ako. Ngunit sinagot siya ng Panginoon, Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Brothers and sisters, ito po ang magandang balita buhat sa ating Panginoon. Tayo'y mamasko sa Panginoon. Purihin ang Panginoon. Anong dapat gawin natin para masaya tayo? Kahit hindi Pasko ay? Magbigayan. Ayan. Sana nga, no? Bago tayo magpatuloy, mahalagang paalala muli. Ngayong Sabado, December 15, ang ating banal na misa ay sa hating gabi na isasagawa para sa pagsisimula ng Misa di Gallo o Simbang Gabi. Sa madaling araw ng Linggo, December 16, sama-sama tayo dito sa Ambel Business Park. Amen ba? Kaya Sabado darating, semi-overnight ang gawain natin. Kaya't magdala ang mga sumusunod ang lahat, 7 special prayer request pamasko, at lagi isusulat sa inyong mga prayer request sa lalabas ng sobre ang inyong pangalan, buong address, pangalan tatay at nanay para sa ating special Christmas raffle regalo. At magdala rin tayong tigatlong boteng Joyful Water o Agua Belina, sandwiches o suman para sa salo-salo sa pagkatapos ng Misa di Gallo. Darating ba kayo? In other words, mauuna ang healing message bago isagawa ang banal na misa. Kaya't agahan natin upang marinig natin buong-buo ang mensahe tungkol sa paglaya sa mga salot bunga ng sumpa. Gusto niyo makalayo roon, makalaya? Yeah. Di ba kayo mawawala, ha?
At hangga't maaari, isama na ninyo ang buong sambahayan ninyo at mga kaibigan o mga kapitbahay, lalo na yung may mga mabigat na suliranin sa buhay upang sila rin ay matulungang makilala ang katotohanan at sumagitan noon sila'y ganap na makalaya. Amen ba? Kayo ba'y naniniwala ang lahat ay palalayain? At lahat na makakalaya at siya'y pagpapalain. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay. Kinigtay sandali ng mga suliranin ng may suliranin. Salamat sa Diyos. Muli po, mapagpala at mabiyayang gabi po sa ating pong lahat na naririto po sa Angle Business Park at gayon din po sa mga nakikinig po sa kanikanila pong tahanan over DWXI 1314 kHz ang himpilang pinagpala. Tayo po ay live at dinaraos po natin ang ating Tuesday Family Appointment with El Shaddai. At dahil po Martes po, mayroon po tayong question and answer portion. Maganda, mapagpalang gabi po, Brother Mike Villarde. Sa ang una po magtatanong ay nagmula sa Tumawini Isabela. Naririto po Sister Josephine Badagio. Palakpakan ng Diyos na buhay. Magandang gabi, Yahweh Shaddai. Magandang gabi, Brother Mike. At ganun din magandang gabi sa lahat na naririto ngayon. Brother Mike, ang tanong ko po ay tungkol sa aking anak na namatay noong siya po ay nasunog kasama, doon sa loob ng bahay sa kanyang amo dito sa Equity Home, Bali 1. Ang tanong ko po ngayon, Brother Mike, kung paano ko po nabanggit kasi niya, Lord, ay Brother Mike, na may pera siya sa nilagak sa bangko, ngunit hindi niya nabanggit sa akin kung saang bangko. Ngayon, Brother Mike, nung siya ay nasunog, hindi, wala naman siyang naiwan na okay, ay resibo para matuntun ko po ang kanyang pera na nilagak sa bangko. Saan siya nagbabangko? Hindi ko nga po alam, Brother Mike. Yung kahit yung po, bangko, kung saan siya nagbabangko, hindi mo alam? Hindi po. Ala eh, paano natin nahanapin yan? Kaya po, natulungan din po ako ni Attorney Chua po, kaya lang nagbank ay kada bangko po dito buong Paranaque po na anuhan ko. Pero mayroon din nagtanggap sa akin, mayroon din pong nag-entertain sa akin, mayroon yung itinaboy ako. Kaya naman po, naisipan ko po na sa iyo ko hihingiin po ng paano ko mahanap yun. Ano tayo, magmamagic? Wala nakakaalam niyan kundi ang Diyos. Amen, amen ba? Sapagka yan ang mahirap doon sa mga nagtatago ng mga account sa bangko. Kailangan pinapaalam niyo sa inyong mga kasambahay, inyong mga kayamanan para pag kayo ay nabibigla, mayroon mamanahin yung mga maiwanan. Ang nangyayari, bangko ang yumayaman sapat sila ang nagmamana noon. Hindi nasasabihin yun kasi confidential mga bank account na yan. Malibang kilala niyo yung bangko, pakikita nyo lang inyong identification. Tutulungan kayo. Pero kung nyo kilala, hindi talaga obligasyon nilang i-divulge yun. So, magtanong-tanong ka sa kanyang mga kaibigan. Natanong ko na po, Brother Mike, buong dito po kasi siya noon nag-wholesale siya ng gulay buong Bali 1 Square Market, Brother Mike. Mm-hmm. Nangyari yun, May 27. Sa mga kaibigan niya, sa mga kasama niya sa trabaho? Oho, Brother Mike, kahit doon sa kanyang amo, hindi nila alam na naglalagak siya sa bangko. Sinabi niya, mamatay yun 3 days before mamatay siya, masaya siyang nagbalita sa akin na mayroon siyang pera. Opo. O, ba't yung tinanong kung saan niya? Yun nga po ang mali ko, Brother Mike. Ang sabi ko lang, mabuti naman anak at naisipan mo yung maglaan ng pera. Oh. So, wala tayong magagayang kundi ipanalangin at sa pamagitan noon, ipahiwatig sa inyo kung saan nga at kung mayroon nga. Okay? Opo, Brother Mike. Kasi kung hindi alam ng kaibigan niya, hindi nyo alam, lalo na ako. Siguro hindi ko alam yun. Pero ang hindi alam ng tao, alam ng Panginoon. Thank okay? you, Brother Mike. So gamitin yung panampalataya, sama nyo sa inyong prayer request. Yes, Brother Mike. Hanggang okay. Doon na lang po, Brother Mike. Thank you po.
Praise the Lord. Papurihan natin ang ating Panginoong Yahweh El Shaddai. Ang susunod po na magtatanong ay nagmula sa Masambong Quezon City, Sister Lani Chavez. Praise God. Magandang gabi po, Yahweh El Shaddai. Magandang gabi po, Brother Mike. Ang tanong ko po, paano ko po ibabalik ang kapatid ko sa pananampalatayang Katoliko? Siya po ay isang, dati po, a prayer partner po siya, Brother Mike. Manggagawa po siya sa ibang bansa. Oh, dati siyang Katoliko. Amen po. Pagkatapos, nawala sa Katoliko. Amen po. Saan pumunta? Sa France, Brother Mike. Sa France. Oh, may Katoliko rin sa France, ha? Amen po. Bali po, ganit ang kwento niya po sa akin. Isa po siyang manggagawa sa isang cell group. Cell group ng? Ng France. Sa France po. Ano-anong gawain? Nice. Sa Nice po. Yun lang po ang nababanggit okay, niya sa Nice. Gawain ng El Shaddai? Amen po. Sa gawain po ng ating foundation, Yahweh El Shaddai. Oh, Katoliko yun. Amen po. Kaso po, nabanggit niya po na magulo daw po ang mga manggagawa. Sa madaling salita, Brother Mike, nawala po siya doon sa gawain. Lumipat ng iba. Opo, nahikayat po siya. Masipag daw po doon ang mga ibang sekta po na maghayag ng salita ng Diyos. Ngayon po, nung tumawag po siya nung last po namin pag-uusap last month, maganda naman po ang binalita niya kasi puro kabutihan ng Diyos. Kaya lang po, medyo nabagabag po ako nung sinabi niya sa akin na, ate, sabi niya, pinakita ng Diyos sa akin na ang dahilan kung bakit hindi tayo makawala sa sumpa, sa kahirapan, sa karamdaman, dahil sa pagsamba natin sa Diyos-Diyosan. So, inudyukan po ako, kaya po ako naglakas lang loob magtanong sa inyo, Brother Mike. At least nalaman niya. Amen po. Nalaman niya katotohanan. Iyan yung hinahayag sa atin ngayon ng Espiritu ng Panginoon, di ba? Apo. Kaya sabi ko, tayo makatuloy kung pag nilayan mabuti, kung kayo magagalit dun sa nagpapahayag niyan, pasalamat kayo. Amen. Sapat yan po ang nasusulat. Eh ako naman naglakas loob na talaga ipahayag nyo yan, ipahayag yan sapagkat panahon na para tayong lahat ay magising sa katotohanan. Amen po. Para tayong makalaya dyan. Opo, Brother so, Mike. So, hindi masama yung kanyang nasumpungan na yun. Amen. Ang masama lang doon, baka kami na masama niya yung Iglesia Katolika. Mali, sa Iglesia walang tinuturong pagsamba sa mga ano, Amen. Sa mga Diyos-Diyosan. Pinagbabawal din yan, ha? Opo. Kaya ipinapaliwanag niya yung mga imahe na yan dyan, ni San Pedro, ni San Antonio, ni San Mariano. Hallelujah. Ginawa lang niyan para may makita tayong imahe ng mga taong nagpakabanal. Amen, amen. Para pag nakita natin sila, ay sila ang ating gayahin kung sino-sino, di ba? Pero hindi ginawa yan para luhuran o sambahin. Amen po. Kaya lang sabi ko nung Sabado, ang totoo lang sa atin dahil kulang tayong alam, amen. Ayan ang ginagawa natin. Tinan mo yung sinasabi nung anong anak mo yon? Kapatid ko po. O kapatid mo. Tinan mo yung sinabi niya na inamin na niya na sumasamba kayo sa mga Diyos-Diyosan. Amen po. Brother diba? Mike. So anong problema mo ngayon? Ang sinagot ko po, ang problema ko po kasi parang hindi na po siya naniniwala sa Katoliko at sa El Shaddai. Ay tinawag po siya sa El Shaddai at isa nga po siyang prayer partner. Ang sagot ko lang po sa kanya, Brother Mike, ano, kapatid, sabi ko, hindi ko kailangan tanggalin ang mga images kasi hindi ko naman po sinasamba at linuluhuran sa ngayon yan dahil nasumpungan ko na ang katotohanan. Ang totoong sinasamba ko na, ang puso na ang tinitingnan ng Diyos sa akin, alam ng Diyos kung sino talaga ang sinasamba ko at pinaniniwalaan. So hindi ko po siguro magagawang tanggalin yung mga images sa bahay para, kasi sabi niya po, simbahan, may mga simbahan na tinatanggal na yan. Amen. Sa mga altar. Amen. Hindi dapat talagang lalagay sa altar yan. Mm-hmm. Nilalagay na nila sa awa kung saan nilalagay sa isang sulok ng simbahan. Mm-hmm. Pero dapat talaga alisin talaga yan. Para yun, turuan na yung mga manampalatay ng tamang pagsamba sa Diyos na hindi natin nakikita. Amen po. Okay? Opo. Kaya huwag kayong magagalit sa akin, huwag kayong magagalit sa mga nangangaral tungkol dyan, sapat yan ang totoo. Amen. Tinong ko yung kibisap pa kanin, sabi niya, hindi kasi natin may kuwan ano, kasi may kinagisna na nila yan. Mm-hmm. Magagalit kung bibiglayin natin. Pero, bakit tayo matatakot sa tao? Amen. Kaysa sa Diyos? Amen. Amen. Okay? Opo. So, ituro natin yon patapos ilagay sa ayos yung pagsasa ayos. Ha? Kasi minsan naman, bigla-bigla kasi magagalit. Alam mo kasi, pag binibigla mo yung tao, itong palang tandaan ni isang taong nakakabit sa sumpa. Amen. Ha? Pag tinuruan mo, nagagalit. Nagagalit. Aawayin ka. Hindi nakikilala niyo katotohanan.
yon ang paraan doon ay idinadalangin para bigyan sila ng liwanag ng Espiritu ng Katotohanan, walang iba ang Espiritu Santo. Okay? Amen po. Ngayon, pangalawa, babalaan nyo sila ha. Ang pangalang El Shaddai ay hindi pangalan ni Brother Mike. Hindi pangalan ng gawain. Iyan ang pangalan ng Diyos Ama na ipinakilala kay Abraham. Kaya pag itinatwa nyo ang El Shaddai, ang itinatatwa nyo ay Diyos. Kinakampihan nyo ang relihiyon na hindi dapat. Dapat ang Diyos ang ating kampihan, hindi ang relihiyon. Hindi kailangan tayo magpalipat-lipat ng relihiyon. Kung ikaw totoong nagising sa katotohanan, ako, sa totoo lang eh, marami na nagyaya sa akin na lumabas daw sa Iglesia Katolika sapagkat naliwanagan na ako. Ang sagot ko sa kanila ay, kung totoong tinanggap niya ang liwanag ni Kristo, saan kailangan ng liwanag? Saan? Sa dilim po. Sa dilim. At kung kayo naniniwala na may kadiliman sa loob natin sa Santa Iglesia, kayong naliwanagan ni Kristo sa pamagitan ng ganitong magawain, manatili kayo roon o panginasa sa dilim doon ay ating maliwanagan. Amen po. Amen. At sila rin ay mapaliwanagan. Amen. Kasi kamo ganito yan eh. Simple lang kamo pananampalataya kasi ni Brother Mike tinuturo eh. Anong unang relihiyon ang naitatag pag alis ni San Pedro? O ang sinong pinagkatiwala ng Panginoong Kristo para pagpatuloy ang kanyang pinasimulan sa lupa? Si Pedro. Amen. Nasabi niya itatatag niya ang kanyang iglesia sa pamagitan ni Pedro. At sino ang pumalit kay Pedro? Sa masunod ng lahi, sunod ng lahi, iyon yung ating mga Santo Papa. So that more than 2,000 years ago. Saan lumutang mga Protestante? Galing po yan sa Iglesyang Katolika. Si Martin Luther, obispong Katoliko yun. Kaya lang, during the dark ages of the church, talaga dumaan tayo dyan, ang Biblia ay medyo itinabi ng mga papa noon. No? So nakita yan ni Martin Luther sa isang library, nang basahin niya, naliwanagan siya. Ipinaliwanag niya. Nung ipinapaliwanag niya, marami naliliwanagan na, nagalit sa kanya yung hierarchy ng Santa Iglesia. Ayun, di ko na masyadong alam, pero pinalis yata si Martin Luther. Kaya nagkaroon ng tinatawag na protestante, sapagat nagprotesta na sila laban doon sa mga ginagawa na hindi nararapat sa loob ng Iglesia. Pero dumaan na po sa transformation ng ating Santa Iglesia. Nagkaroon tinatawag na reformation sa irang yun. Kaya unti-unti nang bumalik yung liwanag sa Iglesia. Kaya sabi sa Biblia, not even the gates of hell can prevail against the church that Christ has established. At parating takdang panahon, sapagat ito ang puno at nandito ang ugat, lahat na humiwalay niyan, sabi niyan eh, they are called the separated brethren, it will be restored back to the church. And this is it. Ito na po ang gawain ito ng El Shaddai. Inaakay na ng Panginoon yung lahat na nakawala, na iligaw ng mamaring aral. Kaya, sa aral ng Panginoon, tayong lahat ay dinadala sa tamang pastulan. Amen ba? Amen. So yung mga ganon, magagawa nyo ay ipanalangin nyo muli. Sapagat, siyempre, yung taong galing sa tulog, matagal pa kahimbing, biglang may narinig na naghaharana, ha? Naakit doon sa mga awit na nagharana sa kanya. Alam mo yung harana? Ako kasi mahilig sa harana na ako yung binata pa eh. Hindi ko marunong manligaw ng diritso. Ang dinadaan ko sa harana kahit ang aking boses ay pabalibaliktad. Oh, ilaw sa gabing madilim. Yeah, di ba? Purihin natin Panginoon. Okay, you pray for him, for her to return to the fold. Okay? Apo. Salamat po, Brother Mike. Oh, next. Salamat purihin sa Diyos. Panginoon. Papuring malakas po sa ating Panginoon. Hallelujah. Ang susunod po na magtatanong ay nagmula naman sa Valenzuela City, Brother Rolando de la Peña. Magandang gabi po, Brother Mike, kay Yahweh Shaddai. Brother Mike, ako po yung nagtanong dun sa Amor Solo tungkol sa yung kinakasama ko. Nasabi nyo eh, magpakasal kami. Hindi po kami natuloy sa pagkakasal ng Brother Mike dahil naka-abroad ako. Kaya yung simula nung Brother Mike, nagulo po ako ng ika po. Tapos yung anak ko po, nagkakaroon sila ng problema, nag-away-away. Yung ba yung Brother Mike, kalugod-lugod pa sa Panginoon yung paghulog ko dahil may hadlang po sa ang pamilya na kinakasama ko ngayon saka sa anak ko. Kaya ngayon, anak ko po, Brother Mike, hindi po siya nakapag-aral dahil 4th year na po siya. Sabi ko sa kanya, pumasok siya dahil ilang buwan na lang, gagraduate na siya.
Dahil nga rin sa kinakasama ko, hindi sila magkasundo. Kaya ngayon yung pati ikapo ko naapektuhan sa paghuhulog ko. Kaya ngayon, Brother Mike, minsan may trabaho ko, minsan wala. Kaya yung ikapo ko, hindi ko po napagtutuloy. Yung ba yung hadlang bubuo yung Brother Mike sa kinikasama ko sa ngayon, Brother Mike? Teka. Hindi ko naintindihan eh. May kinakasama ka? Opo, Brother Mike. Tinanong ko na po ngayon, sa inyo yan. Teka, yung mga anak mo, kaninong anak yon? Sa akin po yun, Brother Mike. Sa iyo lang? Hindi, sa unang kong asawa po, Brother Mike. Okay, sa inyo ng asawa nyo. Opo. Okay. Nasaan na yung asawa mo? Nasa Antipolo po, Brother Mike. Ando sa mama niya. Hallelujah. Kasal ka doon? Hindi po. So itong mga anak mo, anak nung unang babae na hindi kakasal? Opo. Tapos may kinakasama kayo na hindi ka rin kasal? Opo, Brother Mike. Maproblema nga yan ah. Ayun nga po, tanong ko po sa inyo, Brother Mike. Eh. Okay. Ngayon, kasi ganito yan eh. Yung mali, hindi pwedeng itwin ng another na mali. Ha? Amen. Kaya kailangan magpapasimula ka sa tama. Amen, Brother Mike. Ngayon. Kaya tinatanong kita na sa inyo yung anak na nanay ng anak mo, ano, dalaga pa? Opo, Brother Mike. Umuwi lang sa nanay niya? Opo. Bakit umuwi sa nanay niya? Kasi, Brother Mike, gusto niya doon rin siya mag-transfer ng pag-aaral. Kasi nga dito nga, Brother Mike. Gusto niya magtapos ng pag-aaral? Opo. Ilan yung anak niyo? Bali, isa lang po, Brother isa. Mike. Yung anak niyo nasa iyo? Wala po, Brother Mike. Andito po sa Antipolo. Ah, dala-dala nung nanay niya? Opo, Brother Mike. Okay. Kaya ngayon yung anak niyo ay hindi nag-aaral? Hindi na po, Brother Mike. Naglalayas? Hindi po, doon po sa bahay nila, kasama niya. Kasama ng nanay niya? Opo. So, ang problema mo ay bakit ayaw mag-aral? Opo, Brother Mike. Tanungin mo bakit ayaw niya mag-aral? Tinanong mo na? Eh, kasi Brother Mike, kasi yung kinakasama ko, hindi po sila magkasundo dahil nag-aaway sila. Kaya ngayon, na-decision niya na pumunta sa mama niya at doon siya mag-aaral, na transfer. Ilan taon na yung anak mo? Bali, mag-16 na po, Brother Mike. Ilan? 16. 16. Opo. Dalaki, babae? Babae po. So nagdadalaga na siya? Opo, Brother Mike. Nang kinausap mo bakit ayaw niya mag-aral, ano ang sinabi niya? Kasi nga, Brother Mike, doon nga sa kinakasama ko, hindi sila magkasundo. Dahil nga kasi... Hindi sila magkasundo ng... Yung kinakasama ko ngayon, Brother Mike. Ah, yung kinakasama mo ngayon. Opo, Brother Mike. Natanong ko na po sa inyo nung dudukis. Oo, kasi solo. Yung kinakasama mo ngayon, hindi nanay ng anak mo. Opo. May anak ka na dito kinakasama mo? Wala pa po. Wala rin. Yung nanay ng anak mo, wala rin asawa? Wala pa po, Brother. Dalaga yun? Opo. Ayaw nyo nang kayong dalawa magpatuloy? Hindi kasi, Brother Mike, dahil hindi kami magkasundo, pati nga rin ako, Brother Mike. Oh, hindi rin kayo magkasundo. Minsan nga, Brother Mike, napabarangay ko na rin po siya eh. Dahil nilulusob niya po ako, inaaway niya po ako. Nilusob ka? Opo, Brother Mike. Hindi na kayo pwedeng magsama niyan. Saka natin, ngayon mayroon ka na kinakasama? Ah? Meron ka lang kinakasama? Wala po, Brother. Mm-hmm. Hindi, siya lang po, Brother, may kinakasama ko. Minsan po, umating kami rito. May kinakasama ka ngayon, di ba? Opo, opo. Okay. Dalaga yung kinakasama mo ngayon? Hindi po, may anak na po yun. May anak na rin? Opo. Hallelujah. Di may asawa yun? Opo. Sinabi ko na po sa inyo yan eh. Hallelujah. Nasaan yung asawa niya? Eh, iwalay po sila. Iwalay sila? Anong sinabi ko sa iyo? Kasi Brother Mike, noon natatandaan niyo po, nagtanong po ako sa Amor Solo. Ano sinabi ko sa inyo sa Amor Solo? Sabi niyo sa amin, magpakasal kami. Hindi po kami nagpakasal noon. Eh. Oh. Dahil kasi magulo nga eh, Brother Mike. Eh, lalong magulo ngayon. Yung nga po eh. Lalong gumugulo ngayon. Kaya nga po, Brother Mike. Baka sa susunod tanong mo, mas magulo na. Ewan ko po. Okay, ganito yan eh. Apo. Sabi sa Biblia, ayaw ng Diyos ng magulong pamumuhay. Amen. Kaya pag hindi kayo nagkakasundo ng kinakasama niyo, una sa lahat, hindi tama yung pagsasama na hindi kasal. Amen. Okay? Iyan, ang bunga niyang kaguluhan eh. Amen. Definitely. So, the best niyan is, hindi kayo pwede kasal sapat mayroon siyang ibang, may asawa siya. Opo, Brother Mike. Iniwan niya dahil sa'yo. Opo. Buti hindi ka binabaril ng asawa noon. Hindi naman po. Kasi o, malayo naman. Po eh. Ay, inaantay po pang barilin ka. Hallelujah. Sa uli mo na yan sa may-ari. Ah, ganun po ba? Oo, hindi para sa'yo talaga magulang buhay mo niyan. Saka okay. Tungkol po sa Brother Mike, sa ikap po eh. Hindi ko po alam kung... Kasi nga, kung okay, ganito yan eh. Brother Mike, sa susunod po katas ko itong series na ito sa Sumpa, babalik ko ang kay ikap po kasi tuturo ko siya yung tamang pag-iikap po. Una sa lahat kasi, hindi tatanggapin ang handog ninyong ikapo o mga anumang uri ng handog
kung ang buhay nyo hindi nasa ayos. Yun po. Amen. Mag-ika po man tayo, sabi sa Biblia, Roma 12:1, ang unang handog natin sa Panginoon ay ating sarili. Amen. Sabi doon, ialay ninyo ang inyong mga sarili bilang buhay na hain at handog sa Diyos. Amen. That's the first step. Yung sarili mo natin, paano natin maialay ang ating sarili sa Panginoon bilang buhay na handog? Abadi ayusin natin yung ating pamumuhay, yung mali, mali, kasalanan, kasalanan. Paano matutuwid yun? Aminin, ikumpisal, putulin, talikdan. Okay? Amen. Pagkatapos noon, kailang palitan yung kagaya ng sigarilyo. Pag binutol nyo lang yan, saka iniwan, hindi kayo pinitin ng ano paman, babalik ang sigarilyo sa inyo. Okay? Amen. So, pinalayas nyo yung demonyo, palitan nyo para hindi bumalik. Ano ipapalit nyo sa demonyo? Ha? Si Kristo. Amen. Ang Panginoon Kristo. Ha? Kung ba yung sinusunod natin yung demonyong kung anong kasinungalan yung tinuturo, si Kristo Jesus sa puwang pawang katotohanan ng tinuturo, siyang ating sundin ngayon. Amen. Siyang ating anyayahan na maging Panginoon natin na ating susundan para yung ating buhay na magulo ay maitwid niya. Amen. Okay? Now, maganda tanong mo yan at sa lahat na kikinig, ito po tandaan nyo. Kaya kayo nagtatanong ng ganyan sapagkat narinig nyo niya ang salita ng katotohanan. Amen. Dahil sa salita ng katotohanan, yung salita mismo ng katotohanan yun, ang nag-umaakay sa inyo na ituwid yung buhay. Amen. Amen? Amen. Subalit, wala rin magagawa yung salita ng katotohanan kung hindi kayo magde-decision na ituwid na nga. Amen. So the first step is yung hangaring magbago. The second is yung decision magbago na. Amen. Amen? Amen. So, yun, kentian. So, para ka magbago, yung lahat na sagabal sa buhay mo ngayon na nawala sa lugar, putulin mo na. Ah, isauli na, yun dapat isauli. Amen. Kasi, ang dami naman babae dyan. Hallelujah. Ano? Amen. Na walang sabit. Amen. Maraming lalaki naman dyan na walang sabit. Hallelujah. Bay, inabot na rin kayo ng 35-40, abay, piliin nyo na. Amen ba? Amen. Purihin natin ang Panginoon. Brother Mike, purihin na po, Brother Mike. Okay, yan ang gawin mo ha. Kasi kahit kayo nag-iika po, ha, kung hindi nasa ayos ang ating buhay natin, may aral kasi sa Biblia yan eh. Diba? Sabi doon sa isang bagay sulatan, kung mag-ahandog ka sa akin, talagang ang pag-ahandog ay hinihintay ng Diyos yan. Ha? Yung mga ayan at handog. Sa aklat ng Leviticus, very specific ang Diyos dyan. Huwag kang aharap sa Kanya. Sabi sa aklat ng Isodo, tayong harap sa Diyos na wala tayong dalang hain o handog. Ngayon, pag tayo na naghahandog sa Kanya ng ikapo o love offering natin at may naalala tayong hindi ayos sa ating kapwa, iwan natin ang handog tapos balik tayo doon, ayusin natin yung ating problema. Hindi niya tatanggapin yung handog na yon, nakabitin yun. Patapos, bumalik ka sa Kanya patapos na ayos mo na. Okay, liban, nakibigay ka ng ikapo dito. Pakabigay mo, naalala mo, eh, may problema pala ako, Lord eh. Diba? Amen. Kasi papaalala sa Panginoon yun eh. Amen. So sabi ang Panginoon, oh, sige, ayusin mo muna yan bago ko iakyat sa langit yung handog mo. Amen. Amen? Amen. Kung bagaan yan, nasa bulsa sa pa ni Brother Mike yan. Hallelujah. Hindi pa akyat sa langit yan. Amen. Amen ba? Amen po. Oh, sige, ganun ang gawin mo. I-tweed mo ang buhay na yan. Amen, amen po. Brother Mike, hihingi po ako ng panalangin tungkol sa tatay ko eh. May karamdaman po ngayon siya, Brother Mike. Ha? May karamdaman po, tatay ko po. Okay, sige. Pati ang anak mo, maano yun, magbabagong loob yun pag nakitang naisaayos mo yung buhay mo. Kasi ganito yan, ano. Hindi lang sasabihin sa'yo, simpeng gagalang ka noon, tatay ko, iayos lang ang buhay ko. Pero ang buhay niya hindi sa ayos. Hallelujah. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Purihin na ang Diyos. O, sige. Salamat po, Brother Mike. Okay. Praise the Lord. Natin, Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Hala eh, pag hindi kayo pumalakpak. Praise wala, God. Wala kayong pagpapala. Glory to God. Ang susunod po na magtatanong ay si Sister Placida Abued ng Binyan, Laguna. Papuring malakas po sa ating Yahweh El Shaddai. Magandang gabi po, Brother Mike. Ang ihinihin ko po ng... Lapit po microphone. Nang tanong sa inyo, eh yung kapatid ko pong nasa Saudi, eh na-stroke po ng A15. Ngayon po, naipasok siya ng ospital, nailabas na, nasa barracks na.
kinakailangan pong makauwi na. Lagi pong ang dahilan ng papeles nung employer niya doon, bibigyan po ng schedule. Pagdating po ng oras na yon, napipending po. Tatlong beses na pong ganun. Tapos nilakad po nung kapatid kong nandito sa ano, sa OBA. Ganun din po, paulit-ulit na lang pong sa susunod. Eh yung kapatid ko pong na-stroke sa Saudi, eh kailangan po maitawid namin dito sa ospital. Dahil wala na po doon sa ospital sa Saudi. Saan po ako pwede? Lumapit naman sila sa, nakinuha niyo ba yung ating embahada doon sa Saudi? Hindi po. O i-contact niyo yung ano, pa-contact niyo yung embahada sa Saudi para maasikaso nila yan. Maraming salamat sila po, Brother Mike. Gagawin ka na para sabi niyo kung makasamahan niya doon na i-report doon sa embahada ng Pilipinas sa Saudi Arabia. Saan ko po makikilala yung ambassador sa Saudi? Aleluya, ano? Hindi ko po okay, alam. Okay. Pumunta ka sa Department of Foreign Affairs, ha? Opo. Mayroon yan dyan in charge dyan sa Department of Foreign Affairs. I-quint mo sa kanila buong kanila kasi mayroon in charge yan dyan eh. Pag hindi nila nasikyaso si President Gruyan, papupuntahin natin doon. Para si kasuhin yan. Okay? Maraming salamat po, sige, Brother Mike. Okay, thank you. Ito praise ating, the Lord. Ito ating mga empleyado sa gobyerno, kailangan tala pokpokin. Praise God. Pakinggan naman po natin ang susunod na magtatanong, Sister Nelly Condeno ng Makati City. Mapagpala at magandang gabi po sa iyo, Brother Mike. Ganun po sa inyong mga brothers and sisters. Brother Mike, actually hindi po ito sa akin na katanungan. Kapitbahay po namin. Kasi po nung Sunday, meron po isang 19 years old na binaril po, na baril po ng isang police. Ngayon po, hindi po alam nung parents kung saan sila hingi po ng tulong kasi ang parents po ay wala naman pong pinag-aralan. Ang father po niya ay naghahakot lang ng kanin baboy. Ang mother po niya ay katulong lang po. Makati sa South Sembo po. Makati, South Sembo. Yes po. Okay, inilapit niyo ba sa pusina Mayor Binay? Nag-ano nga po kami kasi pumunta po doon nung Sunday yung mga police. Para, kasi police po ang ano noon dati sa Makati po, police siya. So para ang nangyayari po na may kaso na rin po ata yung police na yon na transfer lang po ata sa Pasay. And then po, nung Sunday pong yun, kasi parang yung police na yun... Na-report niya doon sa HP ng polisya ng Makati? Meron na po, Brother Mike. Kaya lang po kasi ang parang nangyayari, yung mga police, parang kasi kabaro nila ang police, eh parang pinag-aanohan ho nila, pinapapasapasahan. Ngayon po, parang may, ano na, may napagtanungan po ako na isang ano doon sa Makati City Jail kasi may kakilala din po ako. Ang sabi daw po, pumunta daw po sa Krami at kasi kung sa Makati daw, talagang kasi kabaro daw po yun, pagpapasapasahan lang. So ang mangyari, pumunta daw po yung parents sa Krami, ano daw kay General Rason. So hindi po kayo makalapit doon kasi hindi naman po nila kilala yun. May papilis kayong kasong yan? Meron po, kasi inano po sila ng CIDG kagabi CIDG, po. CIDG, nipsing na sila. Opo. O, ang actually po, patay na po yung bata nag-aaral po sa University ng Makati, bali anim po ang tama. Lasing po kasi yung police, kasi ang nangyari po noon, yung... Dalhin mo sa akin sa tanggapan ko yung mga papilis niyan. Tingnan ko, ha? Opo. Kaya lang, kasi yung nangyari daw po kagay, parang nakita daw po uli yung, kasi nakita na nila na nagsumuko na rin yung polis. Sumuko na yung polis? Opo, as nasa station. Kailangan niya, paila na ng kaso. Yun nga po, Brother Mike. Mayroon na kayong abogado? Wala pa po, kasi wala silang financial po, kasi nga po yung parents hindi po. Kailangan. Mayroon tayong tinatawag na PAW. Public Attorney's Office. Ang sabi po naman ng PAW, pumunta daw muna sa CIDG. And then saka na lang daw po tapos ang saka na lang daw pumunta sa kanya eh kaso binibigyan po sila ng 72 hours para lang ma-file yung case. Ayaw din ng PAW panin hawakan yun. Opo. Ay ako hindi attorney. Kasi at okay, kumonsulta ka na ba doon sa ating abogado? Sa opisina? Hindi po kasi hindi naman bukas, po. Bukas, Miyerkules, alas 4, nandoon yun sa ating tanggapan. Dalhin mo yan doon sa kinatorne Choa, ha? Yes, brother. Para mabigyan kang tamang payo dyan. Okay po. Okay? Okay, thank you po. God bless po.
Salamat sa Diyos. Malakas pong palakpak sa ating Yahweh El Shaddai. Hallelujah. At ang huli po na magtatanong ay nagmula sa Caloocan City, Sister Maria Teresa Mendoza. Magandang gabi po, Brother Mike, sa ating Panginoon. Brother Mike, isa po ako sa patutuo na ang gawain na ito ay talagang sinasamahan ng Diyos. Alam niyo po, yung aral niyo po nitong linggong ito ay tungkol sa ang mga asawa na malayo. Alam niyo po, 8 years na po siya sa abroad. Bali po, nung 4 years po siya, siya po ay naging legal. Pero nung nakabalik po siya ulit doon, bali one year po siyang legal. Ngayon po, TNT na po siya. Talaga pong prayer na po namin na uuwi na siya ngayong December. Pero sabi niya po, mag-extend muna ako kasi kulang pa yung ating, wala pa po kaming pera. Kumbaga po, dalawa po yung nagka-college ko. Bali po, kulang yung suporta namin. Alam niyo po, ngayon po, talaga pong napakabuti ng Diyos. Yun po, yung aral niyo po na pagbabalik. Kahit ano po kasing sabi ko sa kanya kung kailan siya uuwi, hindi po siya sumasagot. Laging, sige, saka na lang. Pero talaga pong prayer request ko kay Yahweh na umuwi na siya ngayong Pasko. Ngayon po, kahapon po, hinuli na po siya ni Lord. Amen. Hinuli na? Opo. Nakakulong na po siya sa bansang South Korea. Nandun na po siya sa kulungan. Bali po, Ini-deport na siya? Opo. Kahapon po siya nahuli. Ngayon po, nandun po siya. Mula po nung umalis siya, doon na po talaga siya nagtatrabaho. Bali, 4 years na po siya doon ulit. Sa kulungan? Hindi po, nagtatrabaho. Kahapon lang po siya hinuli ni Lord. Okay. Ngayon po, kailan siya iuwi dito? Ngayon po, yung amo niya nga po, parang ayaw magbigay. Yun po yung nais ko po sanang magtanong kung paano po yung aming gagawin. Kasi po, dapat illegal kasi, mahirap talaga po makakuha ng panyo kasi tatanggihan lang yan mga amo. Walang habol, maski sa batas doon, wala tayong habol doon. Kaya pag-aaralan niyo yung mga nag-TNT niyan, malaking risk talaga yan. No? So, ang sa atin, wala tayong magagawa, kundi manalangin, ating pananampalata, kasi hindi nagagawa ng tao. Alam mo si San Pedro, nilabas sa kulungan ng anghel. Amen. Kasi yung kanyang makasamahan sa prayer group noon, walang ginawa kundi manalangin. Kaya habang sila nananalangin, sarading pintuan, sarading bintana, may kumakatok sa pinto. Nang lumabas yung isang anak, yung katulong, yung dalagita, si Ruda, nakita niya San Pedro. Sabi niya sa makasama, takbo sa loob. Hanya niya si Pedro. Sabi niya makasama, ano ka? Nakakulong yun. Hindi siya maniwala, pero talagang nilabas ng anghel si Pedro sa kulungan. Amen. Kayo ba'y naniwalang yung anghel, yung Diyos noon, saka ngayon parehas? Amen. O, isama niyo sa inyong prayer request, panalangin natin. Amen. Para sunduin ng anghel doon sa kulungan. Amen. Amen? Opo. Maraming okay. Salamat po. O, next. Wala na. O, let's give Him thanks.
Balikan natin ating munting aral ngayong gabi. As Jesus and his disciples were on their way, he came to a village where a woman named Martha opened her home to him. She had a sister called Mary who sat at the Lord's feet listening to what he said. But Martha was distracted by all the preparations that had to be made. She came to him and asked, "Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me." "Martha, Martha," the Lord answered, "you are worried and upset about many things, but only one thing is needed. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her." Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay. Now, madalas na rin, nadadaanan ko per several times itong kwentong ito ni Martha. Akala ko wala ng aral doon eh. Pero may pinakit sa akin madaling araw kanina. Isang aral na ito ay very common. Ang tanong sa akin ng Espiritu ng Panginoon eh, ano ang lagay ni Martha ng sandaling yun? Mat nagreklamo siya sa Panginoon. What's happening with Martha at that time? What is he going through? Ha? Ha? Anxious na anxious siya. Ha? Abalang-abala. Ibig sabihin, Martha was under stress. Stress, sabi niyo. Ulitin niyo. Stress, okay. Now, after my bypass in 98, quadruple bypass, na buksan ang puso ko, operan ako sa San Francisco, sabi ng aking doktor, "Brother Mike, malakas pa ang puso mo, bata pa." Sabi niya. Now, this bypass is good for 15 to 25 years. Sabi niya sa akin. But it depends on how you are going to handle stress. Now, stress, wika niya, is the number one producer of cholesterol. Hindi pala yun doon sa ating kinakain lang. Ha? Kasi mayroon dyan na kain ng baboy, hindi naman sila kakakolesterol. No? Pero may dyan, wala naman, halos kinakain na karne, bawal na lahat na may taba, lalo naman nagkakakolesterol. Ang unang ugat pala niyan, built up ng cholesterol, ay stress. Kaya ang sabi niya sa akin, kung if you can properly manage stress at maiwasan mo yan, you will live for another 25 years. Sabi ng doktor. So I can only do so much, but then, if you want to live long, manage your life. Get your life out of stress as much as possible. So ang sabi ko sa kanya, "Doc, pwede ba sabihin mo yan sa misis ko?" Hallelujah. Para mawala ako sa stress. So ito na yan, uwi na kami doon sa bahay, San Francisco. Bagong kan, sabi, pinakakain nila ako puro gulay. Yan, sina Sister Nina doon, Sister Lodi. Tapos, yung nilagang walang asin, walang lasa. Pakaraan yung ilang araw, aburido na ako. Wala lang akong panlasa. Hanggang sa na-stress na lalo ako. Nagagalit, sabi sa akin, nakikita niya ako na-stress, sabi sa akin ng Sister Belen, "Bawal sa iyo ma-stress." Sabi niya, "Paano naman kakuhinan ko ma-stress sa pinakakain niyo sa akin? Wala lang akong malasahan." So hindi rin na malaman kasi sinusunod lang nila yung diet na binigay sa kanilang doktor. So, wala sa kanila yung solusyon kundi nasa akin. Now, to avoid stress, I have to accept the situation. And the first place is, if you want to avoid stress, yung nakaka-stress sa inyo na hindi nawawala, it becomes a fact of life. Dapat yon ay either tanggapin mo o iwasan mo. Amen ba? Ay hindi ko naman maiwasan yung hindi kumain. Hindi mo pakakainin nila yung hindi dapat ko kainin. So I have to eat what I do not want to eat na yun ang binibigay.
hanggang sa pagkaraan ng isang buwan, nalasahan ko na rin. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. So, now, kadalasan ang natin at kikita dito, si Maria. Yung pinili ni Maria, isang bagay na hindi makaka-stress. Narinig yun? Si Martha ang pinili niya, yung maghanda sa kusina, ha? Kaya siya stress na stress. Pero hindi naman pwedeng gawin sapagkat kung silang dalawa naman ay haharap doon para sa Panginoon, magugutom silang tatlo. Pati ng Panginoon. Although, ang sabi ng Panginoon, ibig sabihin doon, ang gawain mo, Martha, magluto. Ha? Relax ka lang sa pagluluto. Kung anong kaya mong lutuin, nawala si Maria, yun ang ihain mo sa amin. Huwag ka nag-iintindi ng maraming pakakain sa atin. Ha? Hanggang sa ikaw ay nai-stress. Kung anong mayroon dyan, yan ating kainin. Tiyan mo ang kapatid mo si Maria. Nasa harapan ko sa entablado. Nakatayo. Amen? Nakikinig. Amen? Now, yung nakikinig ng salita ng Diyos, nakakalimutan ang problema. Kaya nawawala sa stress. Nakakalimutan ang sakit, kaya gumagaling. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Kaya sinabi ng Panginoon Kristo, pinili ng kapatid mong si Maria ang isang bagay na mas maganda kaysa pinili mo dyan sa kusina. Pero, kaya ang kuha natin is, what are the root cause of stress? Sana pati yung solusyon. Kaya lang, hindi natin naabutin. So, smartest na yung solusyon. I discovered from the Bible certain causes of stress. At ito ang ating titingnan. Okay? Stress is a state of personal anxiety. Strain or tension. Tensionado baga. Ayan, tensionado ka na. Pag ikaw isang tensionado, ha? Kaunting problem, kaunting kwan yan sa paligid mo lang, na-irita ka na. Amen? Pag isa ka, ikaw ay tensionado, hindi mo magagawa yung nararapat mong gawin. Gawin mo man yan, mali. Kaya para magawa mo alat ng bagay, relax. Relax. Ha? Ngayon, bakit ka natitensyon? Either nagmamadali ka, o either hindi mo gusto yung ginagawa mo. Kaya ka natitensyon. Subalit, pakinggan po natin ito. Scripture indicates a number of causes and means of dealing with stress. Now, anxiety and stress is a result of pressures of life. Pressure, napipressure tayo. Now, there are certain, now, extra stress cannot be, you know, nobody is exempted from stress. Lahat, mayaman, mahirap, bata, alam mo yung batang maliit, na-stress na yan. Ha? Na-stress. Pag umiyak ng bata, yung bata pa lang, yung baby pa lang, na wala pang 1 year old, yan mga 3-4 months, pag umiyak yan, stress na yan. Either basa na yung lampin yan, ha? Kasi wala kayong EQ. Puri na ito, Panginoon. Puri na ang Diyos. Kaya na-stress na. So, pag na-stress yung bata, ma-stress doon yung nanay. Kasi hindi niya alam yung ano, kung ano yung gagawin. Hindi pa nakakaintindi, pa nagsasalita yung bata. Pero, yan pala sa bawat iyak ng bata, may isang dalubhasan sa Amerika na panood ko doon sa isang television program eh. Alam niya yung mga reaksyon ng bata. Kung anong kailangan, kung nagugutom, kung nagiginaw, kung may sakit. Kasi minsan, ha, iyak ng iyak, hindi natin alam kung anong gagawin. Pakakainin natin, pasusuhin natin, pasusuhin. Yung pala punong-puno ng tiyan. So, bawat iyak niyan, iba, so kung pamasdan yung iyak ng bata, iba-iba ang sound. May e, may a, may e. Pag ganun daw, e, hindi makatae yun. Ayan, ha. Ayan, sa pinag-aralan niya, no? Pag binibigay ng solusyon, pag nilalapatan natin ang tamang solusyon, napapa yung bata. For example, iyak na kayang bata. Ah, maaring yan ay sa papasuso nyo, may kabag na. Ang dapat tandaan pa niyan, pinapadapa yung bata. So pag napadapa, para makabarp, ah, makikita nyo, titigil ang pag-iyak niyan. So nabigyan ng tamang solusyon.
Kaya sometimes yung sakit, hindi mo gumagaling sabi kasi iba-ibang ating binibigay na hindi naman ugma doon sa sakit. Alam mo kasi ang sakit pala, ako kasi ang dami ng sakit dinaanan ko eh. Ang gamot, hindi porket yung gamot sa sakit ng ulo doon sa sister Yo, pwede din doon sa sakit ng ulo ni sister Y. Iba-iba. Iba-iba application. Kaya tapat niyan talaga, binibigyan ng tamang lunas. Kaya yung nakabigyan ng tamang lunas niyan ay ang doktor nakakaintindi noon. Pero may mga bagay na hindi maintindihan ng doktor sapagkat sakit noon ay spiritual. Okay? Ang sakit noon ay wala na hindi man physical, ha? Kundi stress. Stress lang. Number one na sakit ng tao is stress. Now, nobody is exempted from stress. You'll be surprised if I tell you that Jesus Christ Himself has gone through stress. Pakikita ko sa inyo. In Matthew chapter 26, verses 36 to 42, it says, "Then Jesus went with His disciples to a place called Gethsemane, and He said to them, 'Sit here while I go over there and pray.' He took Peter and the two sons of Zebedee along with Him and began to be sorrowful and troubled." You see? He became sorrowful and troubled. Then He said to them, "My soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. Stay here and keep watch with Me." Yan. So, nung panahon na yun ang malapit na siyang hulihin, sabi nga sa isang ebanghelyo ni San Lucas, to the point na ang Panginoon ay pinapawisan ng dugo. Ganun ang stress na dinaanan niya. So much pressure. Kaya nanalangin silang tatlong ulit. Ang solusyon na lang niya doon is manalangin. So when you are under pressure and stress, the best solution is to stop thinking about your problem, think about God, and pray. Think about God and pray. So yan ang ginawa pa ni Jesucristo, pumunta doon sa puno ng kahoy, puno ng igos na nalangin, na pinapawisan. He was deeply troubled and sorrowful. Sabi doon sa Biblia, in-express ng Panginoon, He expressed His trouble. Hindi niya sinarili. Sinabi niya doon sa kanyang makasamahan, "I am deeply troubled and sorrowful. I'll go there to pray." So, He went through stress and trouble, but He knew the solution to that. Jesus knew the only way out of His trouble is to come to His Father and pray and ask help. Kaya sabi niya, "Ama, pwede ho ba? Huwag niyo na akong paraanin sa ganito. Kunin niyo na sa akin ang this cup of suffering, but not my will, but Your will be done." Ito ang niya, sabi niya, ito ang gusto ko, pero hindi yung kalooban ko masusunod, ang kalooban Mo pa rin. Narinig niyo? Now, ang tanong ko, may narinig bang sagot ang Panginoon at that time? Wala. Wala. Bakit? Bumalik sa mga alagad, pagkatapos balik na naman siya doon sa panalangin. The same. Ganun pa rin panalangin niya. Tatlong ulit siya nanalangin na kunin sa kanya ang paghihirap na yun, huwag siyang paraanin doon. Pero ang laging ending niya, ang kalooban Mo pa rin ang masusunod. Now, since hindi niya narinig ang sagot ng Panginoon, ng Ama, the conclusion is, kalooban ng Diyos na daanan ni Jesus yung bagay na yun. Now, to be relieved from the trouble and stress, finally, Jesus accepted the fact, "I have to die on the cross." Purihin natin, Panginoon. Anon, hanggang sa dumating ni Holy sa kanya, napanatag na ang loob niya. Now, Martha went through that also. She went through that stress. So, nung hindi na niya kaya yung trouble sa dibdib niya, sama ng loob niya sa kapatid niya, kaya na-stress, sama ng loob sa kapatid niya, iniwanan siya mag-isa dun eh. Tapos, nakaupo lang sa harapan ng Panginoon Kristo, sa loob-loob niya, "Martha, lugi ako nito ah." So, pumunta sa Panginoon. She expressed her anxiety and trouble to Jesus. Then, the Lord answered Martha and said, "Martha, Martha, you are so troubled with so many things,
But only one thing is needed. Isa lang talaga ang kailangan. Hindi naman kailangan niya maraming yan. And Mary chose the better one. So, tinan nyo, yung pamimili, nandiyan sa harapan natin lagi yan. Ha? Pipili ka na lang. Gusto mong makalabas, makalis dun sa stressful situation, then you decide to get out of it. Amen? Kung gusto mo naman na panatilihin yung sitwasyon na yun, nasa sayo rin yun. Now, the best way is, yung ginawa ni Martha, pagkatapos niyan, wala lang sinabi yung Biblia. I believe that Martha was relieved from her stress after she approached the Lord Jesus Christ. Amen? Now, here is another guy in the Bible who went through experience of stress. Job. Yung taong ang daming problema ang dinaanan. Job chapter 6 verses 1 to 10 says, then Job replied to his friends, if only my anguish could be weighed in all my misery be placed on the scales, it would surely outweigh the sand of the seas. No wonder my words have been impetuous. The arrows of the Almighty are in me. My spirit drinks in their poison. God's terrors are martial against me. Does a wild donkey prey when it has a grass? An ox below when it has fodder? Is tasteless food eaten without salt? Or is there a flavor in the white of an egg? I refuse to touch it. Such food makes me ill. Oh, that I might have my request, that God would grant what I hope for, that God would be willing to crush me, to let loose His Son and cut me off. Then I would still have this consolation, my joy in unrelenting pain, that I had not denied the words of the Holy One. Sularaning kot, paghihirap kong titimbangin lahat, magiging mabigat pa kay sa buhangin sa dagat. Kaya huwag kayong mabigla sa aking pangungusap. Ako'y tinatadtad ng palaso na makapangyarihan sa lahat. Tumatago sa lamang ko ang taglay nitong kamandag. Sa akin ay binuhos ang parusa niyang marahas. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Now, so Job went through that stress to the point of death. Hanggang sa sinabi niyang, sana nga mamatay na ako. Hindi ba nasabi nyo na yan? Sino sa inyo nasabi ng salitang yan? Ayan. Iyan po pala ay isang malaking kasalanan. That was in fact the sin of Job. Job was a sinless guy. Ipinagmalaki pa ito ng Panginoon kay Satanas. Subalit sa kanyang matinding paghihirap, siya po ay naghinalakit na sa Panginoon, sinumbatan na ang Diyos. Malaking kasalanan po yung pagsusumbat sa Panginoon. Anong sumbat ni Job sa Panginoon? Sabi niya, bakit pa ako sinilang sa mundong ito kung ganito man lang ang daraanan ko? Kaya bandang huli, kinausap na siya ng Diyos. Ang sabi sa kanya ng Diyos, oy, lalaki, sabi ng Panginoon kay Job, siguro sa kasasalita sa ni Job, siguro ang Diyos ay naanunay na makapagpigil. Kaya sabi niya, oy, lalaki, nasaan ka nang likhain ko ang mga dagat? Nasaan ka nang likhain ko ang dambuhala sa dagat? Nasaan ka nang ganito-ganito sinabi ng Panginoon? Nanginig ngayon si Job. Sabi ni Job, sorry po. Sabi niya, alam niyo kasi, ako ay naniwala sa iyo sa balibalita lang. Kita mo yan? Si Job, hindi pa niya na-encounter ang Panginoon pero namuhay siyang matuwid dahil sa balibalita sa kanya ng kanyang mga ninuno na mayroon talagang Diyos. Kaya namuhay si Job na matuwid sa paningin ng Diyos. Kaya pinagpala si Job ay dumaan sa pagsubok si Job. So, na-stress ang buhay ni Job. Sa kanyang kalagayan na halos mamamatay na talaga. Nanaknak niyang katawan niya eh. Nanakaw na yung kanyang lahat ng ari-arian, kayamanan, nawala na, mga anak niya, namatay lahat. Ha? Sa isang iglap lang yun. Tapos, iniwan pa siya ng asawa niya. Sabi ng asawa sa kanya, oy, lalaki, sumpa mo na ang Diyos mo. Ha? Sabi ni Job doon sa asawa niya, oy babae, ikaw hindi mo alam sinasabi mo. Gusto mo lang puro biyaya. Pagsubok, ayaw mo na. Kaya sabi ni Job, di, kahit na ganitong kalagayan ko,
may tiwala pa rin ako sa Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. And so after that, na-express ni Job yung kanyang, mabigat na suliranin, kinausap siya ng Diyos. Kaya, the solution really to all our troubles and problems is not to go from house to house to tell your neighbors and friends about your trouble. That is the worst you can do. Huwag niyong ikukwento sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kapitbahay, sa inyong kasabahay, ang inyong suliranin sapagkat ay lalong palalakihin nila. Lumapit ka sa Diyos. Pumunta ka sa Ambel Business Park. Pumalakpak ka ng malakas. Sumigaw ka ng malakas. Tumalong ka ng pito. Oh, ayan. Wala na ang stress. Amen? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Sabi ni sister, ganun lang pala dito. Wala na ang problema mo. Diba? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. May kanta niyan tungkol sa problema eh. Ano yung awit niyan? Sabi ko sa problema. Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya ay saya. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may saya. Problema ay lumarating, ito'y kanyang lulutas. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may saya. Don't feel my world. Don't feel my world. Don't feel my life. Don't feel my life. Take my hand and walk with me. Ba-ba-da-ba-ba. Don't feel my world. Don't feel my world. Don't feel my life. Don't feel my life. Take my hand. Come take my hand and walk with me. Kung kaya may giti. Si Jesus ang lahat sa buhay. Kung kaya may giti. Giti kahit hugi. Si Jesus ang lahat sa buhay. Kung kaya may giti sa labing problema ay dumarating, ito'y kanyang lulutasin. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may giti. Once again, come feel my world. Come feel my world. Come feel my world. Kaya may lakas. Si Jesus ang lahat sa buhay. Kung kaya may lakas. Lakas kahit payas. Si Jesus ang lahat sa buhay. Kung kaya may lakas. Problema ay dumarating, ito'y ganyan lulusan. Si Jesus ang lahat sa buhay. Kung kaya may lakas. Jesus ang lahat sa buhay. Kung kaya may lakas. Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may pag-ibig. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may pag-ibig. Sa puso, problema ay lumarating, ito'y kanyang lulusasin. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may pag-ibig. Come feel my world. Come feel my life. Come feel my life. Come
Purihin, purihin ang Panginoon. Sabi ni Job, bakit ayaw dinggin ng Diyos itong aking karaingan? Higit ko pang nanaisin at aking ikagagalak ang buhay na taglay ko ay bigyan niya ng wakas. Pag nagkagayon, ako ay matitiwasay sa gitna ng pagdurusa, lulundag sa katuwaan. Nalalaman kong ang Diyos ay tunay na banal, kaya sa bawat utos niya, wala akong sinusuway. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay. Now, let's examine the basic cause of stress. There are seven things I pick up from the Bible. The first cause and basic cause of stress, the root cause, pasimulain ng lahat na problema sa buhay, is disobedience to God's word and God's law. Pagsuway. In Deuteronomy chapter 28, verses 58 to 67 says, if you do not carefully follow all the words of this law which are written in this book, and do not revere this glorious and awesome name, the Lord your God, the Lord will send fearful plagues on you and your descendants, harsh and prolonged disasters in severe and lingering illness. Among those nations will find no repose, no resting place for the sole of your foot. There the Lord will give you an anxious mind, eyes weary with longing and despairing heart. You will live in constant suspense, filled with dread, both day and night, never sure of your life. Purihin natin ang Panginoon. So, dalawang bagay, karugtong nung sinabi ng Panginoon nung Sabado, sabi ng Panginoon, nasa harapan nyo nakalatag ang pagpapala at sumpa. Kung ako'y susundin nyo, lahat nagpapala darating sa inyo. Pag sumaway kayo, ma-stress ang buhay nyo. Narinig nyo yun? Pag sumaway kayo, ito ang darating na mga salot sa buhay nyo. Kaya magiging stress na stress as tensionado kayo sa lahat ng oras. Amen ba? So that's the first cause and the basic cause of stress para sa lahat ng tao. Pagsuway. Second cause of stress is family relationship. Ayan. Ang ating relasyon sa ating pamilya, sa ating asawa ay wala sa ayos, laging tensionado ang buhay natin. Para tayo ika nga lumalakad sa para tayong tumutulay sa may kasabihan yan eh. Ano yung tinutulayan daw? Tali, ano yun? Oh, whatever it is. Tumutuloy sa kawali. Okay. Now, ano naman ang nagiging problema sa pamilya? Iba-ibang kanyan. Iba-ibang pinagbubuhatan ng problema. Pero ang pinagbubuhatan talaga niyang kasalanan. Basta may ginawang kasalanan ng isa sa inyo, siguradong madarating ang tensyon sa pamilya niyo. In Genesis chapter 21 verses 8 to 13, it says, the child grew and was weaned, and on the day Isaac was weaned, Abraham held a great feast. But Sarah saw that the son whom Hagar, the Egyptian, had borne to Abraham was mocking, and she said to Abraham, get rid of that slave woman and her son, for that slave woman's son will never share and the inheritance with my son, Isaac. The matter distressed Abraham greatly because it concerned his son. But God said to him, do not be so distressed about the boy and your maidservant. Listen to whatever Sarah tells you, because it is through Isaac that your offspring will be reckoned. I will make the son of the maidservant into a nation also, because he is your offspring. Okay. Ito ang pinagbuhatan ng stress ni Abraham at ni Sarah. Si Sarah hindi naniniwala sa sinabi ng Diyos kay Abraham na sila magkakaanak. Nung matagal na, ang sabi ni Sarah, si Sarah din pinagbuhatan eh.
Sabi ni Sarah kay Abraham, kasi gabi-gabi kinukulit si Sarah ni Abraham na sila magkakaanak. Sabi ni Sarah, matanda na tayo at ako naman ay baog. Binya. Kaya kalimutan mo na ang pangarap mong yan. Ayan, sabi yung katulong ko, si Hagar, buti pa para matigil na yung pangarap mo niya, magkatuparan, sipingan mo para magkaanak ka na. Baka yung sinasabi ng Diyos mo, diyan ka nga magkaanak sa akin, hindi pwede. Si Abraham naman, nagsamantala. Binigay na sa kanya eh. Ha? Sinipingan naman ni Abraham si Sarah, ay si Hagar. Ay kinabukasan, naglihi si Hagar. Ang bilis. No? So hanggang sa nagbuntis si Hagar, nagkaanak, ayan si Ismael. And that's the Arab nation. Diyan nagmula yan kay Ismael. Ngayon, nang dumating na yung sandali, na si Sarah mismo ay nagkaanak na nga, ayon sa pangako ng Diyos, nang isilang niya, halos magkasunod. Sina mo, kung naghintay na lang ng ilang sandali pa, ilang panahon pa, ilang linggo pa si Sarah, hindi sila nagkaroon ng problema. Ang problema, hindi makapaghintay at kulang sa paniniwala si Sarah. Kasi, tingnan nyo ha, bato-bato sa langit, ang tatamaan sa akin, huwag magagalit. Itong paulit-ulit na kinukwento ko sa lahat. Alam nyo kung bakit? Kung bakit kahuli-huli ang nilikan ng Diyos ang babae? Alam ng Diyos na pag binigyan ng babae ang lalaki, magkaka-stress ang lalaki. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Kaya lang naman, nakita naman ng Diyos na pag wala yung babae, malungkot naman si lalaki. Diyos eh, kaya yung bandang huli, hindi niya maaliw ng Diyos si Adan, sige na nga, sabi ng Panginoon, bibigyan na kita, pero problema mo na yan. Ayun. See? Kaya hinugot yung tadyang ni Adan, ayan, sa kaliwang dibdib yun eh. Kaya kulang kami ng tadyang na isa dyan eh. Yun ang ginawa niyang babae. Kaya, nandyan na yan, habang buhay na yan. Ha? Magkakaroon tayo ng stress. Pero may solusyon dyan. Sa susunod na Martes, tuturo ko sa inyo. So, nagka-stress ganyan siya, no? Kasi, ayaw na ni Hagar na magkaroon ng kahati sa mana yung kanyang anak na si Isaac. Kaya, kinukulit gabi-gabi si Abraham. Palayasin mo na mag-inang yan. Ay, napamahal na ni Abraham. Kay Abraham si Hagar at yung anak niya doon, na lalaki, panganay na anak niya yun eh. Oh. Ayaw ni Abraham. Ay isang gabi, sabi ng Diyos kay Abraham, ito, pagbasahin niyo liha, taas ang kamay niyo. The matter distressed Abraham greatly because it concerned his son. But God said to him, do not be so distressed about the boy in your maidservant. Listen to whatever Sarah tells you, because it is through Isaac that your offspring will be reckoned. I will make the son of maidservant into a nation also, because he is your offspring. Kaya sabi ng Panginoon, Abraham, hindi ka titigilan ng asawa mo, talagang ganyan yan, makulit yan. Iyan ang tungkulin ng mga babae. Kulitin ang lalaki. Okay? Kaya kung mayroon kayong gustong makuha sa lalaki, kulitin nyo. Huwag yung patutulugin. Amen? At hindi lang yon. Pagdating ng gabi, magsuot ko na yung jeans. Ayan, hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Ay, pero, mahal na Diyos ang lalaki. Narinig niyo yun? Mahal na Diyos ang lalaki. Mahal na Diyos si Abraham. Kaya ayaw niyang ma-stress si Abraham. Kaya sabi naman kay Abraham, sige na nga, Abraham, pakinggan mo na ang asawa mo. Sundin mo na yan. Ha? Kaya, yan ang nakuha kong sekreto eh. Kaya sabi sa akin ni Brother Fernando San Francisco, dalawang taon pa lang kinakasal, ay stress na sa asawa niya. Eh doon kami nag-celebrate ni Sister Bill ng 40 years anniversary wedding anniversary namin. Sabi ni Brother Fernando, Brother Mike, anong sekreto niyo? Bakit inabot ka ng 40 years? Kako, bakit ilang taon na kayo? Dalawa. Oh, kako, may problema ka na? Oo, sabi niya. Baka mag-divorce na kami. Alam sa Amerika kasi madali divorce dun eh. Kako, Brother Fernan, mahal mo ba asawa mo? Oo.
mahal ka naman sa asawa mo. Oo, oo. Eh, ba't kayo kayo magdi-divorce? Eh, ano nga ang solusyon? Kako simple lang yan, gayahin mo ko. Anong ginawa nyo? Always say yes to your wife. Purihin natin ang Panginoon. Purihin na ang Diyos. Oo ka na lang ng oo. Diba? Oo ka na lang ng oo. Eh, yung ginawa ko si Trebelin. Ba't nang huli sabi niya, oh, ikaw naman, di pa nakikita, oo ka na. Oh. Kasi, kontrahin mo man, siya rin masusunod eh. Diba? Oo na lang tayo, wala pa akong problema. Pag nagka-problema na siya, hindi siya makakibo. Ginusto niya yun eh. Amen ba? So sabi ng Panginoon kay Abraham, sundin mo na yan. Parayasin mo na. Sabi, Lord, paano may mag-inang ito? Huwag kang mag-alala kung bahala dyan. Bibigyan ko yun ng mana yan. Anong mana ni Ismael? Yan, Middle East. Yan, langis. Kaya lahat naklangis. Nakaupo doon si Ismael, ha? Sa deposito ng mga krudo ng buong bansa. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Glory to God, glory to Christ Jesus. Ito pa. Yan. So, second cause of stress is family relationship. In 1 Corinthians chapter 7, verse 30-35 says, I would like you to be free from concern. An unmarried man is concerned about the Lord's affairs, how he can please the Lord. But a married man is concerned about the affairs of this world, how he can please his wife. Kaya niyo yan? Kaya mayroong pari. Kaya yung mga pari, ipinagbawal yung pag-aasawa. Para yung kanila asikasuhin lang yung paglilingkod nila sa Panginoon. Ang buong isip nila, buong puso nila, buong lakas nila sa Panginoon nakasintro. Yan pa kaya ba namin ng mga pari at saka ako. Sila kasintro kay Kristo talaga. Ako may kahati si Kristo, si Kristi. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Glory to God, glory to Christ Jesus. Kaya sabi San Pablo, I would like you to be free from concern. An unmarried man is concerned about the Lord's affairs, how he can please the Lord. But a married man is concerned about the affairs of this world, how he can please his wife and his interests are divided. An unmarried woman or a virgin is concerned about the Lord's affair. Her aim is to be devoted to the Lord in both body and spirit. But a married woman is concerned about the affairs of this world, how she can please her husband. I am saying this for your own good, not to restrict you, but that you may live in a right way in an undivided devotion to the Lord. Kaya sinasabi, sabi ni San Pablo, para ikaw ay gaganap na paglingkod sa Panginoon at maging kalugod-lugod ka sa Diyos at samahan ka ng pinansalat ng kilos mo hanggat maaari, huwag ka lang mag-asawa kung wala ka pang asawa. Pero kung may asawa ka naman na tinawag, panindigan mo na yan. Ha? Panindigan mo na ang asawa mo. Kaya sabi ko sa mga disciples natin, nako, ha? Panalangin yung mga asawa niyo. Sapagkat yan talaga ng biro na problema natin, mga asawa. Hindi man natin pwede iwanan yan, lalong masama. Diba? Panalangin nyo na lang. Pagkatiwala nyo sa Diyos. Kaya kayo naman ang mga asawa, na mga asawa nyo ay mga naglilingkod sa Panginoon, pwede ba? Huwag nyo silang aagawan ng atensyon sa Panginoon. Ang karibal nyo ay si Kristo. Bawat pagbabawal nyo sa kanila, inalalayo mo si kay Kristo. Pagdating ng panahon, sabi ng Panginoon, ikaw, sagabal ka sa akin. Gusto niyo marinig yun? Sagot. Ayaw. So magtulong-tulong na lang kayo para kayo dalawa ay maging kalugod-lugod kay Kristo. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. See? Now, kaya lalo na kung ano, lalo na kung yung message mo, mahilig mag-text sa'yo. Mahilig tumawag sa'yo. Di ba kayo, wala ako, walang cellphone talaga. Maniwala kayo. Kaya wala akong stress. Walang kumukuling-ling sa akin. Amen? Kaya may tumatawag sa akin, ano, Sister Bill na sasagot? O, hindi na makuntak. Eh? Kaya ang cellphone na yan, aywan ko, ha? Marami din kabutihan niyan. Kaya kadalasan niyan eh, mas marami yung nakakasama sa buhay. Lalo kung hindi natin alam gamitin yan. Amen ba? So, to avoid both of you, to avoid distress, one, let Jesus be the center of your life.
Si Kristo ang sa sentro ng buhay natin. Bilang mag-asawa, ah, bago ka mo tawagin asawa mo, tawagin mo muna si Jesus. Ah, Lord, ano kayang ginagawa ng asawa ko sa ambil ngayon? Totoo kayang nandoon? Ah, tawagan ko sa text. Tawagan ko si Silp. Wag doon eh. Si Jesus lang kausapin nyo. Ah, mapapanatag pang loob mo. Amen? So, ang stress na mamanage yan on our choice. Now, one of the things also that affect stress is time. Time. When we limit ourselves to time, time frame. Uwi ka ng hating gabi, ha? Pagtapos ni Brady Mike, uwi ka na, ha? And then, matulog ka na. Matulog ka na para relax ka. Para pagdating ni Mr. Matulog ka, wala pa kayong sagutan. Amen? Pagising kinabukasan, good morning. Anong oras ka umuwi kagabi? Sasabihin naman, Mr. Mo, katutulog mo lang na ako'y dumating. Amen ba? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Now, third cause of stress, the burden of leadership. Ayan. Kaya kayong mga nagnanais mamono sa inyong mga prayer group, as much as possible, iwasan nyo na yun hanggat kayo, malibang kayo tinawag at talagang ibinigay sa inyo ng Panginoon. Now, this is my problem all throughout the world. There are so many chapter cell groups na nag-aaway-aaway. Nagkakahati-hati sila. Why? Because kulang sila ng formation kung ano talaga ang nararapat gawin ng isang namumuno. Pag ikaw ay namuno na, for example, sa bakit nagkaka-stress na lalaki? Kasi you become the head of the family. So being the head of the family is really very stressful. Kung hindi mo alam, i-manage ang stress. Third cause of stress is the burden of leadership. 2 Corinthians 11:20-29 says, I have been constantly on the move. I have been in danger from rivers, in danger from bandits, in anger from my own countrymen, in danger from Gentiles, in danger in the city, in danger in country, in danger at sea, and in danger from false brothers. I have labored and toiled and have been gone without sleep. I have known hunger and thirst and have often gone without food. I have been cold and naked. Besides everything else, I face daily the pressures of my concern for all the churches. Who is weak and I do not feel weak? Who is led to sin and I do not inwardly burn? Si Pablo ito nagsasalita. Sobrang pressure niya noon sa unang iglesia. Kasi nag-aaway-aaway din noon. Yung mga core groups, mga leaders nila. Natural lang yan eh. Ah, kasi hindi sila magkasundo. Now, how do you solve that problem sa inyong core group or prayer groups? One, don't ever believe na ikaw ang kailangan sa grupong yun. Narinig niyo yun? Don't ever believe nang wala ka na, walang mangyayari sa gawain na yun. And don't ever say na sa'yo ang gawain nun sapagkat malaking responsibility yun. Ito ang gawin nyo, sabihin nyo, ang gawain na ito ay hindi sa akin. Sa Panginoon ito. Bahala ang Diyos sa gawain ito. Kung ako'y nakalulugod sa Kanya, patuloy niyang sasamahan ako. Patuloy niyang pagagain ang gaganin sa akin ang gawain na ito. Kung hindi naman, papalitan niya ako, okay lang na ako'y palitan. So, hindi kayo magkakaroon ng higwaan o stress sa isa't isa, kundi magtutulungan sapagkat ang inyong ginagawa ay hindi para sa inyo, kundi para sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. In like manner, applicable din yan sa mag-asawa sa familia. How to manage the family so that you and your husband or your wife are not terribly distressed. Anong gagawin nyo? One, that your family is not for you alone. It is God's family. Bakit? Ang Diyos nagkasal sa atin, di ba? Sa kasal natin. Kailangan hindi natin iniiwan sa simbahan ang Panginoon kasama natin sa ating pamumuhay. Kasi nangako naman si Kristo, I will be with you till the end of the age. Sasamahan ko kayo, sabi ng Panginoon, hanggang sa dulo ng walang hanggan. Amen? So kung ginagawa natin ang ating pagiging tatay at nanay,
Para sa Panginoon, pag-aalaga natin ang batang binigay sa atin ng Panginoon, ikinatutuwa natin yung bata. Diba? You enjoy because that's a gift of life bigay sa atin ng Panginoon. Hindi pinapalo yan. Ha? Maliit na bata pa eh. Pinapalo mo na. Amen? Inaaruga yan para sa Panginoon. Hindi mo alam kung anong problema ng bata kasi pinagsasalita, ask God. Tanong yung Panginoon Kristo, Lord, anong problema ng batang ito? Bibigyan ka ng insight ng Panginoon, maniwala kayo. Tutors yung gagawin mo, magugulat lang bilang tumahimik yung bata. Why? Because God knows everything. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Now, fourth cause of stress is wickedness of others. Gawa-gawa naman ng ibang tao. Di ba? Gawa-gawa ng ibang tao, maraming kwentong gagawin. For example, sa atin, sa gawain na ito, ano bang stress ko dito? Ha? Kung ano-anong paratan ng iba-ibang tao. No? Minsan makasamahan mo pa. How do I go through all this stress? Hindi ko sila pinapansin. Di ba? Hindi ko sila pinapatulan. Problema na nila yun. Hayaan ko sila ma-stress sa akin. Amen? Hayaan mo sila ma-stress, silang ma-stress sa'yo. Pag ko sila papatulan, titigil din yun. Pag hindi tumigil yan, nangangulugan yan, stress na stress sila sa'yo. Amen? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Yeah. Fourth of stress, wickedness of others. Romans chapter 9, verses 1 to 5 says, I speak the truth in Christ. I am not lying. My conscience confirms it in the Holy Spirit. I have great sorrow and unceasing anguish in my heart. For I could wish that I myself were cursed and cut off from Christ for the sake of my brothers, those of my own race, the people of Israel. Theirs is the adoption of sons. Theirs the divine glory, the covenants, the receiving of the law, the temple worship, and the promises. Theirs are the patriarchs, and from them is traced the human ancestry of Christ, who is God over all, forever be praised. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Oh, sabi ni Paul, ito ang aking daladalahin ngayon. Talaga nakaka-stress sa akin. Kasi itong mga Hudyong, itong mga aking mga kalahi, ayaw maniwala kay Kristo. Kaya si Paul ay pinipersecute ng mga Hudyo. Once Paul was a persecutor of Christian, but when Christ met him on the road to Damascus, he became the defender of Christ and Christians. Siya na ngayon ang hinahabol ng mga Hudyo. Kaya problema talaga ni Paul ang mga Hudyo noon. Sabi niya, no? Kaya sabi niya, For I could wish that I myself were cursed and cut off from Christ for the sake of my brothers. Saka gusto niya maligtas ng mga Hudyo, sabi niya, sana ako na mismo ang tamaan ng sumpa dahil sa kanilang hindi pananalig kay Kristo. Kasi yung hindi pananalig kay Kristo, talagang mabigat ang parusa noon. Ha? Yung sumpa ay nananatili sa kanila, ang sumpa ng Diyos. Fifth cause of stress, threats of injury or violence. Ayan. Lahat ang stress kasi, nako, baka ako mahuli. Nako, baka tayo maaksidente. Ha? Nako, baka tayo nakawan. Nako, baka tayo ulanin. Takot. Ha? Yung takot doon sa mga hindi naman nagkakatotoo, threats of injury or violence. In Genesis chapter 32, verses 6 to 8, ito magandang experience na magkapatid. When the messengers returned to Jacob, they said, We went to your brother Esau, and now he is coming to meet you, and 400 men are with him. In great fear and distress, Jacob divided the people who were with him into two groups, and the flocks and herds and camels as well. He thought, if Esau comes and attacks one group, the group that is left may escape. Ayan. So, na-stress si Jacob kasi pauwi na siya. Alam naman niya, nang umalis sa 20 years ago sa kanyang tahanan, ang dahilan noon dahil sa kanya ay binabanta ang patayin ng kanyang kapatid na si Esau. Hindi niya naisip na yung religious na kanyang pinaglingkuran, nasumpong sa bundok ng Betel, na nangakong sasamahan siya, pinagpala na siya, at siya nag-utos na umuwi na siya sa kanyang tahanan,
kanyang tatay at nanay kasama niya. So nagpadala siya ng sugo upang kausapin si Esau. Nang malaman ni Esau na darating kayang kapatid, sinalubong naman niya may kasama pang 400 sandatahan. So nang sabihin kay Jacob, nung kanya may inutosan na yung kapatid niya iparating na may kasama mga tauhan, nangatog sa takot si Job kasi naisip niya na baka siya ay gantihan ng kanyang kapatid. Kasi ano pa sa isip niya. Pero ang totoo, walang katotohanan sapagkat nung magkita na sila ng kanyang kapatid, sa halip na siya ay yariin ng kapatid, niyakap ng kapatid. Kasi, now, fear something, sometimes, yung mga bagay natin kinatatakutan, gawa-gawa lang natin. Inuunahan kasi natin ang kwento. Yung sasabing, nauuna tayo sa istorya. Mali pa naman. Sana, mag-iisip na rin tayo yung mabuti ang ating isipin. Sasalubungin ako ng aking kapatid. Yan. Tiyan ako'y kanyang pinatawad niya. At mayroon siguro siyang, yung mga tauhan niyang kasama, baka pinadala yun para matulungan yung aking makasamahan dito na buhatin ang aking mga dadalahan. Ay hindi, ang naisip niya, baka sila paghigantihan. So kaya na-stress na siya. He was greatly troubled. So most of our stress and troubles starts from our wrong thinking of others. Sa ating maling paniniwala, haka-haka tungkol sa gagawin ng ibang tao sa atin. Amen? So para maiwasan nyo yun, sa halip na isipin yung may masamang balak sa inyo, isipin yung sa tulong ni Kristo, maganda ang dalang balita ng mga taong ito. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Now, I'm sharing with you the causes of stress and anxiety para somehow maiwasan nyo yun. Now, another sixth cause of stress is academic study, ang pag-aaral. Mayroon kong kakilala, 50 years old na, gusto pang mag-aral. May degree na siya, gusto pang mag-aral. Karamihan dyan, mayroon ng bachelor's degree, mayroon ng master's degree, gusto pa magkaroon ng doctorate degree. Isang degree yan. Okay na. Marriage degree. MD. Amen ba? Now, so, sa kakukuha natin kung anong gusto nating ma-achieve, ha? Dinadagdagan natin yung stress ng ating buhay. Amen? Now, in Ecclesiastes chapter 1 verses 12 to 15 says, I, the teacher, was king over Israel in Jerusalem. I devoted myself to study and to explore by wisdom all that is done under heaven. What a heavy burden God has laid on men. I have seen all the things that are done under the sun. All of them are meaningless, a chasing after the wind. What is twisted cannot be straightened. What is lacking cannot be counted. Okay. Hello. Purihin natin Panginoon. Purihin ang Diyos. Sabi ni Haring Solomon, I, the teacher, was king over Israel. Hari pa siya. I devoted myself to study. Ang daming sinulat ni Solomon na Proverbs. Ha? Lahat na nangyayari sa buhay ng tao at mangyayari kung anong gagawin mo, pinag-aralan ni Solomon yan. I devoted myself to study and to explore by wisdom all that is done under heaven. What a heavy burden God has laid on men. I have seen all the things that are done under the sun. All of them are meaningless at chasing after the wind. What is twisted cannot be straightened. Kung ano man nabaluktot, hindi na mitutwid. What is lacking cannot be counted. Yung kulang hindi na mabibilang. Kaya daw yung kulang, yung nawala, wag na nating hanapin. Nawala na eh. Wala ka nang bibilangin. Amen. Pag-aralan mo ng pag-aralan, kung anong kulang sa'yo at gusto mong punuan, wala rin hanggang sa ma-stress ka ng ma-stress.
Ano ang resulta ng stress? Resulta ng stress, alta presyon. Resulta ng stress, atake de corazon. Resulta ng stress, away sa umaga, away sa tanghali, away sa gabi, sa text lang, nag-aaway na. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Glory to God, glory to Christ Jesus. Amen ba? Habi na ba? Pag-aralan ko ngayon kinikilos nitong asawa ko. Baka may ginawa na itong hindi maganda. Diba? So, kaaral-kaaral mo na stress ka. Amen? Ba't mo hahanapin yung hindi nararapat? Huwag mo nang hahanapin yung hindi makatutuwa. Ang hanapin mo sa kapartner mo, yaong makatutuwa sa'yo. Yaong makatutulong sa'yo. Huwag mo nang hahanapin yung kanyang mga diferensya. Ang problema sa atin, ang hinahanap natin yung mga diferensya. Yung mga kulang. Huwag. Ha? Hanapin natin yung makatutuwa. Hanapin natin yung nandyan. Kasi yung wala dyan, mas kung hanap mo, wala talaga. Amen? Pag sinabi mo itong asawa ko itong wala na talagang nagagawa, yan, wala nagagawa. Kung wala siya magagawa, ikaw na ang gumawa. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Glory to God, glory to Christ Jesus. Seventh cause of stress, the last. Ayan, tama-tama, alas 10. Alas, sabi ko, tama ito, alas 10. Yung ano na lang, yung effects of stress and solutions sa Martes. Gusto niyo malaman ang epekto nito, ng stress. As gusto niyo malaman kung paano mapagtagumpayan ang stress. Mapagtagumpayan ito eh. The sixth cause of stress is unjust leaders. Pag kayo ay manapuntang samahan na yung leader noon ay talaga namang, alam mo, sundalo. O kaya akala mo, bayan, unjust leader. Yung mala na kang, basta yung gusto niya. Amen. Wala nang, alam, wala nang marunong kundi siya. Yan. Pag sinabing tayo, tayo. Oh. Hallelujah. Nakaka-stress pala yun, ano? Exodus chapter. Ako ba'y nakaka-stress sa inyo? Sino nagsasabi ako nakaka-stress sa inyo? Nakaka-stress nga ako eh. Hallelujah. Alang sumagot eh. Hallelujah. Alam nyo, minsan ako'y ako madalas nagigising ko ng alas 3 ng madaling araw, tapos alas 5 or alas 4. Ayan. Pag ako nagigising ng ganun, naisip pong gawain. Kung iisipin ko naman, ma-stress ako. Kung iisipin ko yung mga ginagawa ng mga kasama na hindi tama, ma-stress ako. No? Ang laging iniisip ko na lang, kayo dito sa harapan ko. Ayan. Lalo kung malakas pumalakpak. Lalo kung malakas ang sigaw. Sa totoo lang, isa sa solusyon sa stress yan, yung sigaw. Yung sigaw sa Panginoon na may kasamang palakpak, pumapalakpak sumisigaw. Ay, pero yung pero kung yung sigaw mo sa tao, lalo ka ma-stress. Pag sinisigawan mo mister mo o misis mo, lalo ka ma-stress doon. Sa halip na sigawan mo, misis mo, mister mo, sa Panginoon ka sumigaw. Amen. Samahan mo ng palakpak. Yan. Jack, mawawala ang stress mo. Okay. Now, seven cause of stress, unjust leaders. Exodus chapter 5, verses 17 to 20. Pharaoh said, lazy, that's what you are, lazy. That is why you keep saying, let us go in sacrifice to the Lord. Now get to work. You will not be given any straw, yet you must produce your full quota of bricks. The Israelites' foreman realized they were in trouble when they were told, you are not to reduce the number of bricks required of you for each day. When they left Pharaoh, they found Moses and Aaron waiting to meet them. Ito yung mga Israelita, inalipin doon sa Egypto. Kaya nung sa hirap na nila doon, hindi lang sila stress, hindi lang tensionado, hirap pa sila doon sa maghapon, sa init, sa katatrabaho, kasi alipin sila ng paraon. So, sa kasisigaw nila,
kapapalakpak nila sa Panginoon. Kahit sila nahihirapan. Kasi noon, talaga yung mga Israelita, walang hindi kalabaw yung nagkukan sa lupa noon, kundi paalang. Yung nagkukan, anong tawag doon sa nagkukan? Yung nagpako ng lupa, naglilinang, bago tanman. Paalang, maghapon sila katayo tulad nyo. At least kayo nakatayo lang, pero yung mga Israelita, gumagano, no? Ganyan eh. Naghapon doon eh. So habang ganun, dumadaing sila sa Panginoon. Yung bawat ganun pala ng daing ng mga Israelita noon, nakakarating sa Panginoon. Kaya isang araw, nagpakita ang Panginoon, kinausap si Moses, sabi niya, sobra lang ginagawa na sa aking bayan ng manamparaw na ito. Bumalik ka doon sa Egypto, ililigtas natin sila. Si Moses ang pinili. Ng ano. Now, dahil naman doon sa pagliligtas ni Moses nung una, bago, kasi si Moses inunahan naman ang Panginoon eh, mahirap talaga mauna sa Panginoon. Kailangan ang Panginoon ang nangunguna sa atin. Hahantayin natin ang takdang panahon. Huwag tayo nagmamadali. Amen? Si Moses nagmadali by his own strength, by his own power. Gusto niya ligtas yung kanyang makababayan. Hindi naman nirecognize yung kanyang makababayan hanggang sa nakamatay siya ng isang Egyptyo. Nagsumbong pa nun sa paraon. Kababayan pa niya, kalahe pa niya. Kaya siya ngayon naging fugitive. Naging criminal, nagtago si Moses. Doon. Now, pagbalik niya, dahil sa kanilang pagpapalaya, lalong pinahirapan ang mga Israelita. Bakit? Yung paraon noon talagang masungit. Masungit. Ay, nako. Hallelujah. Alam niyo, mahirap talaga makakuha ng among masungit. Amen? Kaya yung ibang mga sister natin sa abroad, pag pinupuntahan ko, nako na ako'y po, naiiyak talaga. Lalo pag nakikipagkamayan sa akin, nasusugat ang kamay ko. Bakit? May kalyo na makamay nila sa trabaho nila doon. Kaya sabi nila sa akin, brother, may pakisabi naman doon sa Maynila pag uwi nyo. Huwag naman silang tawag ng tawag sa amin, puro pera ang hinihingi nila. Sa napagtawag naman nila sa amin, sasabihin nila, anak, kasama kita sa prayer request. Galing ko sa ambil, prayer request ko na magpadala ka ngayong Pasko. Purihin na Panginoon. Purihin na Diyos. Glory to God, glory to Christ Jesus. Yes, ikaw niya salitang stress. Ngayon, alam ko na kung saan ka nang gagaling. Sa susunod na linggo, patayin kita. Amen ba? Purihin natin Panginoon. Purihin ng Diyos. Sino gustong magtagumpay sa stress? Okay. Taas ang inyong mga prayer requests. Sa kanyang mga daladalahan, manalangin tayo sa Panginoon. Sabihin niyo, Panginoong Hesus, salamat po sa mga kapahayagan na inyong ipinagkakaloob sa amin. Sa pamagitan nito, naihanda namin ang aming mga sarili sa matuwid na pamumuhay. Kaya naman, sa gabing ito, hinihiling ko po, Panginoong Hesus, una sa lahat, na ako'y inyong tulungan na mabago ang aking kaisipan at ang aking kalooban nang sa gayon ang mga suliranin at pabigat sa aking buhay ang mga nagiging ugat ng aking kabalisahan ay aking ganap na maiwasan at mapagtagumpayan. Nang sa gayon, Hesus, ikaw lamang ang aking sasambahin. Ikaw lamang ang aking pupurihin sa bawat sandali na ako'y dumaraan sa ganitong mga suliranin. Amen. Amen. Ikaw ang tagapagligtas, salita.
mo ay di kukupas. Ang pag-ibig mo'y wagas. Jesus, buhay ka ng totoo. Sapa ang pagpapala mo, kahanga-hanga, kakiso. Pasalamat ko'y sa'yo. Purihin, purihin at sambahin ang iyong dakilang pangalan. Purihin, purihin at sambahin sa Espiritu at katotohanan. Purihin, purihin at sambahin o Diyos ang iyong kalwalhati. Natin natin mga hawak kamay at muling palayain natin ang kamay na walang wala ang stress. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Okay. Tasa kamay nyo. I'll teach you a simple exercise to reduce stress. As I said earlier, nobody is exempted from stress. Even Jesus Christ, our Lord, have gone through a terrible stress during his lifetime in this world. So lahat yan, bata matanda, kahit yung bagong silang ay may stress na dinaraanan yan. Pero sa ating makakaintindi na narinig salita ng Diyos, there is a way to reduce, at least first reduce stress. Hindi pa natin alam yung paano iwasan yon o kaya maputol yon. At least ngayon, tuturuan ko kayo ng simple way to reduce stress. And physical lang ito. Kasi stress is a burden in the mind and also in the body. Taas niyang kamay yun ang ganyan. Pag kayo, medyo, alam mo kasi pag na-stress ka, sumasakit ang ulo mo. Ha? Nandidilim ang paningin mo. Sign niya na yung blood pressure mo tumataas na. Hindi mo na mamalayan, ina-atake ka na pala. Ha? Maraming sinatawag na subtle attack. Na ganyan. So when you feel heavy, dahil because of a problem, just raise up your hand and do it like that. Ayan. Kaya mabuti nandito, nakikita nila yung anong ginagawa natin. Nakikita nila sa radyo nila kung anong ginagawa natin. Kung sasabihin kung anong ginagawa natin. Ayan. Sige, lakas-lakasan nyo. Samahan nyo pa ng sigaw. Ayan. Now, after a few minutes, I'll ask you, how do you feel? Diba nare-relax na? Diba? Ayan, that's one. The second step niyan is, you walk. Sa halip na sasakay kayo, maliit na lang distansya yan dyan, kumbaga sa Makati, may iba dyan, pupunta lang ng Morsolo, bumaba doon sa saan niyo binababaan doon? Sa Buendia? Tapos sasakay, pahanap pa ng sasakay. Eh, lalakarin na lang yun, no?
Makakatipid pa kayo sa inyong pamasahe, na-exercise pa kayo. Nare-relax pa yung kanyo. Habang nag-exercise, habang naglalakad kayo, sige yung ganan yan nyo. Pagtitinginan kayo ng mga dinadaanan yan. Amen ba? Makikita nyo. You just try it. Makikita nyo. Sa susunod, you do it every day. Makikita, sabi nyo, tanyan si Brother Mike, ganun talaga yan eh. Pero lahat naman tinuturo niyan talagang totoo pala. Amen ba? Kali ba na-stress ka sa mister mo, dumarating. Pag darating pa lang, gumanyan ka na. Bago umalis, gumanyan ka na. Kaya nagbababay lang yan. Amen? Ganyan lang buhay. Sinisimplify lang yan. Ay, pero kung lagi ka nakaganyan, nakagalaiti ka pa, lalo ka ma-stress. Smile. Amen. Ngumiti ka. Relax. Let your body move freely. Makikita mo maraming sakit na hindi makakarating sa atin. As simple as that, lalo kung sasama mo ng papuri sa Panginoon. Amen? Okay, find your partner. Find your partner. Ito pa, tuturo ko sa inyo. Okay, tasang kayong kamay nyo together. Okay, makinig kayo. Sa bahay, magagawa nyo rin yan. Ha? Kung wala kayong kapartner, sa pader. O kaya sa salamin. Pag na-stress ka, gumanyan ka. Ha? Alalahay mo na araw na ito. Ganyan mo kamay mo sa pader. Yan. Tapos sabi mo, 1+1. O, ikaw na rin magbilang. Alam, sana niya. Makikita mo, pagdating mo sa 15, relax ka na. Okay, 1+1. 3+3. 7+7. 7+7. Okay, hallelujah. Ako'y naniniwalang relax na kayo. At hindi lang yun. Alam mo kasi pag relax tayo, maraming darating na magandang isipan. Pag relax na kayo, hindi problema ang darating, kundi biyaya. Amen? Okay. Unang nga, sa tanong unang tatanong. Lalakasan mo, kasi minsan mahina pandinig yung katapat mong yan. 1+1. Nakinig ka ba? Okay. Pangalawang tatanong mo? Ano narinig mo? Okay. 1+1. Nakinig ka ba? 3+3. Anong narinig mo? O, anong narinig mo ngayon? Stress. Stress. Yan. Katandaan nyo, ang stress ay ang dulot niyan, sakit. Ang pangunahing sakit na binibigay ng stress tao ay alta presyon, atake de corazon. Kasi nagbibuild up yung cholesterol eh. Number one palang multiplier ng manufacturer ng cholesterol yan eh. Stress eh. Ang mundo ngayon, stress na stress. Ano? Ang mga opposition ngayon sa ating bansa, opposition sa gobyerno, stress na stress. Si Gloria Ma'am, biyahe ng biyahe. Ano? O hindi na stress eh. Kita mo yan. Kanya lang talaga yan. Pag pinansin mo yung makaaway mo, ma-stress ka. Tapos sigurado hindi pinapansin yung makaaway niya. Hallelujah. Sige lang siya. Okay lang talaga itong presidente natin ito. Okay. Si Irap, nakausap ko isang araw eh. Sabi niya, sigurado pupunta ako sa December 22. Sabi niya sa akin, kako, siguruhin mo lang, kung di kako, babalik tapos pinanggalingan mo. Hallelujah. 1+1. Narinig ka ba? 3+3. Ano narinig mo? Okay, itong sasabihin nyo, stress, iwasan mo. Stress, iwasan mo. Stress, iwasan mo. Okay. Sa partner mo, sabihin ni sa akin, doon kasi ka tumingin. Sa akin kayo nakatingin eh. 1+1. Ba? 3+3. Ano narinig mo? 7+7. Stress, iwasan mo! Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Okay. Okay, iwanan ko sa iyo, kapangyarihan laban sa stress. Sasabihin nyo, kapangyarihan laban sa stress, akin ito. Okay, yung stress hindi atin yun, ha?
Yung kapangyarihan laban sa stress, yun ang atin. Yan ang i-uwi nyo. Okay? Iwasan ang stress sa buhay. Thank you.